Lord, kakilain ng kanyang ngalan, purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Nilikha niyang langit at lupa, nilikha niyang araw at buwan, nilikha niyang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan, tunay siyang banal at dakila. Purihin ng kanyang ngalan, ang lahat ng nilikha niya ay mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan, purihin niyo ang Panginoon. Nakinain ng kanyang ngalan, purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at dinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, sinasabi ng kasulatan ng lahat ng tao'y alipin ng kasalanan upang sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo, ang mga sumasampalataya ay tumanggap ng mga pinangako ng Diyos. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, kami alipin ng kautusan hanggang sa mahayag ang pananampalatayang ito. Kaya't ang kautusan ang naging tagapagturo namin hanggang sa dumating si Kristo at sa gayon kami mabilang sa matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong nananalig na kami sa Kanya, wala na kami sa pangangalaga ng tagapagturo. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos, sapagkat ang lahat ng nabinyagan kay Kristo ay pinanahanan ni Kristo. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae,
kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipanya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipanya kailanman. Siya ay purihin suubin ng awit ating papurihan. Ang kahangahanga mga gawa niya ay dapat na isa-isay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalan banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Nasa isip ng may kapal, ang tipaniya kailanman. Siya ay hanapin, at ang Kanyang lakas siyang asahan, siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangangan niyang mga gawa, ang Kanyang paghatol gayon din Kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na Kanyang inirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ay ating Diyos, sa Kanyang paghatol ay nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Papalad ang sumusunod salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kaniya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kaniyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Maigsi ang ating ebanghelyo, tatlong sentences. Pero sa bawat linya ay punong-puno ng kahulugan ng pagmamahal at ng pag-unawa ng Diyos. Unahin natin yung unang sentence. May isang babaeng sumigaw mula sa karamihan. Bakit kaya babae ang sumigaw? Marahil isa iyon sa mga witness o nakakita o nakasaksi
ng mga ginagawa ni Jesus sa bayan. Marahil ang babaeng ito ay nakatanggap din ng pagpapagaling o pagpapalaya mula sa nagpapahirap sa kanya. O maaaring ang babaeng ito ay nakakita ng inspirasyon sa taong bago lamang niya nakita. Kaya ganoon yung kaniyang excitement na isigaw ang mga salitang ating narinig. Ang ikalawang sentence, mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa sinapupunan at nagpasuso sa iyo. Napakagandang pangungusap. Yun bang nakita kay Jesus ang pamamaraan ng kaniyang paglaki at pag-aalaga? Mapalad ang babae, ibig sabihin, referring sa kaniyang nanay. Mapalad yung nanay mo kasi mabuti kang tao. Mapalad ang nanay mo kasi ang ginagawa mo, napakaganda. Mapalad ang nagdala sa iyo, referring to our blessed mother. At ang ikatlo na sinabi ni Jesus, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Doon natin nakita ang wisdom ni Kristo na ang pagpupuri na dinadala ng tao ay hindi dapat magdala sa kaniya sa kayabangan kung hindi ang lahat ng meron tayong magagandang bagay ay dapat bumabalik patungo sa Diyos. Hindi dahil sa nire-reject niya yung nanay niya, hindi po. Dahil ginagawa ni Jesus ang kaniyang misyon at ang kaniyang pagmimisyon sa kanila ay pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. May dalawang bagay na dapat tayong maunawaan at dalhin. Una, nakikinig at tumutupad. Hindi lang pala sapat na makinig ka sa salita ng Diyos. Kailangan mo rin itong tuparin. Para ano? Para maging mapalad ka. Para maging blessed ka. Para maging kaaya-aya ka sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao. Sino ba ang unang nakinig sa salita ng Diyos? Si Mama Mary. Ang pagdalaw ng anghel sa kanya ay pagbibigay ng mensahe na ikaw ay magiging ina ng kataas-taasan. Si Maria ay nakinig at tumupad nito sa pamamagitan ng pagsasabi niya ng salitang, oo, maganap nawa sa akin ayon sa iyong salita. Si Maria rin ang tinutukoy ni Elizabeth ang kaniyang pinsan nang siya'y dumalaw dito. Sino ako para dalawin ng ina ng aking Panginoon? Hindi iyon nagkapagpataas ng ego ni Maria. Bagkus siya'y nagpuri sa Diyos at ibinalik sa Diyos ang pagpapala at biyaya na kanilang mararanasan. Kahit hindi malinaw kay Maria ang salita ng anghel, tinupad niya ito at ngayon si Maria ay ina nating lahat, ina ng simbahan, inang nagliligtas upang dalhin tayo kay Kristo. Ang mga salita ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon ay pagbibigay sa atin ng isang napakahalagang bagay. Bilang Kristiyano, naway makita sa atin ang bunga ng pagsunod sa Diyos. Naway magamit natin ang bibig na meron tayo
upang palaging makita ang maganda sa iba. Binibigyan tayo ng halimbawa ni Kristo na tayong nakikinig ngayon sa kaniyang salita ay dapat ding tumupad nito. Huwag nating hayaang ang salita ng Diyos ngayon ay marinig lang natin sa isang tenga at lalabas sa kabila. Lagyan natin ng laman, lagyan natin ng buto upang tumindig ang salitang ito sa ating pamumuhay. Sa mundo na kabi-kabila ang mga negative vibes, ngayong Sabado, gawin nating positibo ang ating araw sa pamamagitan ng pagsasalita ng magagandang bagay sa iba. Kasi nga daw po, ang isang magandang salita ay nakabubuhay ng mga katawang napapagod at nahihimlay. Hayaan natin ang salita natin ngayon ay sumisigaw katulad ng babaeng ito na mapalad ka. Sasabihin natin sa ating mga kaibigan, kasambahay ang mga bagay na magaganda. Mapalad ka. Mapalad ka. Sapagkat lahat tayong biniyayaan ng Diyos ay binibigyan ng pagkakataong makapakinig at tumupad sa kaniyang salita. Mahirap po ba na magbigay ng positibong salita sa iba? Yung mga tao daw na nahihirapang magbigay ng positibong salita sa iba ay yung mga taong laging may galit sa kanilang puso. Yun bang ayaw ng mabuti ang lalabas? Parang hirap na sabihin, thank you. Parang hirap na sabihin, ang ganda niyo po ngayon. Hindi naman para magmukha kang uto-uto, hindi po. Sapagkat ang tunay na tao ay kayang magsalita ng nakatingin ng mata sa mata. Sapagkat ang tunay na tao, kung ano ang laman ng puso, ay siya ring ibinubuka ng kaniyang bibig. Katulad ng babaeng ating narinig sa Ebanghelyo, mapalad ka at ang mapalad na iyon ay binibiyayaan ng Diyos dahil siya'y marunong makinig at sumusunod dito. Huwag nating hayaang kainin tayo, lamunin tayo, ilibing tayo ng galit na wala namang batayan. Hayaan nating positibo ang lalabas ngayong araw. Alam ninyo, kapag positibo palagi ang ating sinasabi, ito po ay nagre-reflect sa inyong mukha. Ito po ay nagre-reflect sa inyong aura. Ito po ay nagre-reflect sa inyong presensya. Nawawala yung ano? Ano po ang nawawala kapag maganda palagi ang iyong sinasabi? Nawawala yung hindrance o yung naglalayo sa atin to communicate. Ang kulang is to communicate good things with people. Ang ganda po ng damit nyo ngayon. Simple pero makapagbibigay liwanag at enerhiya sa ibang tao. Huwag tayong manghinayang dahil ang magandang bagay na ibinigay mo ay siya ring babalik sa iyo. Kaya yung nangyayari, pag positibo ang attitude mo, positibo din ang response ng tao sa iyo. Kaya gumagaan ang araw,
gumagaan ang paglalakbay, gumagaan ang buhay kapag positibo ang palagi nating naibibigay. Doon sa palagi niyong kasama araw-araw, siguro oras na para sabihan natin ng maliliit pero magagandang bagay. Minsan we fail to see. Baka hindi nyo napapasalamatan yung mga taong paglabas mo sa bahay, laging malinis ang inyong bakuran dahil may taong palaging nagwawalis sa umaga. Baka hindi inyo yun napapansin. Yung pagising niya sa umaga, lagi nang may sinangag. Baka hindi nyo napapansin. O yung pagdating nyo sa bahay, malinis ang inyong pamamahay dahil may taong, you know, masipag. Baka hindi nyo napapansin. Baka hindi natin napapansin sa isang banda ng buhay habang ikaw ay nagiging negative, may mga taong positibo na nagbibigay sa iyo ng vibes para ito ay iyong makuha. Let us all be positive kung paanong si Jesus ay positibo sa lahat sa atin ngayon. Makikinig tayo at gagawin ang salita ni Kristo. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nabigyang buhay ng pananampalataya at katapangan ni Maria, dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos Ama. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa paggabay ni Maria, ang mga pinuno ng simbahan, naway akayin ang bayan ng Diyos para sa higit na mapalapit kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang pagpapahayag at halimbawa, manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ayong sa iyong kalooban. Katulad ni Maria, naway tanggapin natin ang salita ng Diyos sa ating puso at tumugon dito na may buong kalbukasan ng kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa pagsunod sa mga halimbawa ni Maria, naway magawa ng mga ina ang kanilang tahanan na maging pook na puno ng pagmamahal at kabanalan, manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa tulong ni Maria, naway tingnan ng Diyos nang may habag ang mga may sakit, manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Ang mga yumao, naway magsaya sa walang hanggang kaligayahan, nakasama si Maria at ang mga banal, manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Ama naming nasa langit, pinili mo si Maria upang maging ina ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng kaniyang pananalangin na mapahalagahan namin ang mga alaala ng kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Kung pinapayatalak na mula sa'yo, muling ihangin sa kabutihan mo, huli na tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwan ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihilig namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang anak ni Maria, ang halimbawa ng tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang pangarap ko
Ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, munti kong alay, papurit at samba sa'yo, Jesus, Panginoon, kapagligtas, pag-ibig ng Ama. Ako tutungo, saan pa maghahanap hanggang sa dulo ng dagat? Walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, kunti kong alay, papurit pagsamba sa'yo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po sa mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating parish finance office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito,
naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, pumayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal panamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati panamin.